Hello, good evening. Ako si Ate Christine, midwife at your cervix. Yan. Sagutin natin yung tinatanong ni Ka-Ma'am. Si Ma'am si Hazel. Yan. May mga ininom siyang gamot, tapos pinahilot kung ano daw magiging epekto no, kay baby. That, kasi nung time na yun ay hindi pa ready. Hindi ka pa ready. Pero ngayon ay 3 months na. Ganto yun, Ka-Ma'am, si, no? Sa mga pasyente ko na ganyan din yung mga case na hindi sila, ang tawag yan ay unwanted pregnancy, yung hindi kayo nakaprepare na magbuntis. Syempre, ang unang naiisip yung ipatanggal si baby. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, kung si baby, di ba may mga nakukunan, ganun. Ibig sabihin yun, hindi para sa kanila. Pero yan, si baby mo, kahit na anong gawin mo dyan, magtatumbling ka, uminom ka ng maraming gamot, ipahirot mo yan. Kung iyan ay ibinigay sa'yo, para sa'yo yan. No? Tignan mo nga yung iba, kahit na anong bed rest, kahit na anong inom ng pampakapit, pero nakukunan pa rin kasi hindi para, nakalaan para sa kanila yon. So, ang tanong mo kung ano magiging epekto sa mga ginawa mo na yan, hindi natin masasagot sa ngayon habang hindi pa lumalabas ang baby. Pero ang the best lang dyan is tanggapin mo yung baby sa loob ng tiyan mo at ipag-pray mo na maging okay siya. Yun. Kasi wala namang imposible sa pag-pray. May pasyente akong ganyan na nangyari. Pinaliwanag ko sa kanya yung ganito rin, yung case na katulad mo. At sinabi ko nga sa kanya na yan, ipagpatuloy niya, mag-vitamins na siya ngayon, alagaan namin yung baby niya, at magdasal. So, nung nanganak naman siya, naawa naman ng Diyos, healthy naman si baby, no? Kasi, acceptance, tapos prayer, tapos care, ganon. Tanggapin mo, pagdasal, at mag-prenatal check-up, yun, para maging okay si baby. Kung ano man mangyari, magkaroon mang epekto, tanggapin mo pa rin dahil baby mo siya, no? Ganun talaga. May mga pangyayari na hindi naman natin malalaman habang wala dyan, no? At saka may mga lesson tayong matututunan, no? Huwag kang ma-stress, isipin mo na lang yung baby mo, pinaka best gift sa'yo yan. Sa ngayon ay naiisip mo yan, pero pagdating nang nandyan na si baby mo, nakita mo nakangiti sa'yo, mawawala lahat yung pighati na nasa puso mo. Pero the best, Ka-Ma'am, pray lang, pray. Walang